Nakaburol na ang 28 anyos na buntis at tatlong minor de edad na nasawi sa landslide sa Agoncillo, Batangas sa kasagsagan ng paghagupit ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Batangas dahil sa epekto ng habagat. Tutukan yan sa follow-up report ni Paul Hernandez. Magkatabi sa kabaong ang 28 anyos na inang nasawi sa landslide sa Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas at nasa sinapupunan niyo noong 7 buwang sanggol. Nakaburol din ang 9 na taong gulang pa niyang anak at mga nakababatang kapatid ng ina na edad 13 at 15. Hanggang ngayon, hindi pa nasisilip ng magulang na si Juliana ang mga anak at apo. Kahit kain nga po, hindi ako makakain. Dahil kaya nga po ako nag-aanap buhay para sabay-sabay kami. Mayroon kulang. Kwento ng ina, 13 taon na nirahan sa Taal Volcano Island ang kanilang pamilya. Nakaligtas sila sa pagputok ng Taal taong 2020. Sadyang binawi sa akin, bawi sa akin na aking mga anak. Napakasakit. Hindi na matutupad ang planong pagpapakasal ni Mikas sa nasawing live-in partner. Wala siyang sinisisi sa trahedya. Nasa trabaho raw siya nang mangyari yon. Pero nag-abiso na rin siya sa live-in partner na umalis sa lugar. Bakit umasa ang tubig? At baka tayo man, baka ano kayo, baka maabutin kayo. Kaya lang, ayaw nung kanyang mama. Sinagot na ng pamahalaang lokal ng Agoncillo ang gasto sa burol ng mga nasawi, pati na ang pagkain. Samantala, panakanaka pa rin ang ulan sa bayan ng Agoncillo. Ang pamahalaang palalawigan ng Batangas, nagdeklara na ng state of calamity, daan para mabilis na mamobilize ang emergency assistance para sa mga lubos na apektado ng kalamidad. We can use our QRF fund. Katulad po sa amin, ang amin pong helping fund na pumapatak sa 30%, yun po ang magagamit namin to give assistance to those who are victimized by the typhoon. Walang ibinigay na petsa kung hanggang kailan epektibo ang state of calamity. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.